Ah, mga luma ito. Sino dito ang member? Member na, member. Okay. Ang hindi member? Ah, wala na. So lahat, member na. Okay, anyway, guys, ako nga pala si Johnny Formentera. So, ako po ay dating PD cab driver. Ba't parang, sabi niya, kita lang do. May camera pala dito. Totoo po yun, dati po ako pili cab-driver sa Malabon. Ako po yung tinatawag dyan na Nagari Boy. And this first time na mag-talk ako dito. Hindi, ito lang po ah. Hindi pa mag-training. Anyway guys, ano, para may idea po kayo, no, 10 years na po ako sa industry na ito, network marketing. Before, way back, 2006 na introduce ako sa ganito, negative ako. Kaya lang, so happy na kinindap ako ng kaibigan ko. Ano yung kinindap? Pero ang good news doon, wala namang ramsan doon. Nakita ko lang yung ganitong business, na train ako sa ganito. Actually, isa na gano'n. Di ba kilala niyo si Sir Don Espinosa? Yes. Kailan niyo yan? Si, anong tawag niya sa kanya dito? Training, ano? Mr. Rialto. Tama? Siya po yung kaunaw ng taong nag-train sa akin sa network marketing. So siya po yung nag-train sa akin doon sa isang kamay, tapos tinrain niya ako ng tudo, lumaki. In just 2 years, kumita po ako ng 1 million higit. And ako po yung sikat po sa YouTube na makita niyo po doon. Ano? Isa po ako sa kumita ng millions sa network from PD cab driver. So, napabili ko sa network marketing kasi sobrang ganda talaga. Pero, ang good news yun, hindi po ako mag-train sa inyo. Diba? Tagalupa, okay. Paikot-ikot mo lang kami. Hindi, mga member naman kayo eh. Tama? Mga malalaki na kayo. may uwiyar tayo. Anyway guys, ito. Isa po ako sa speaker na kung saan maraming kong tao na bago buhay at na-inspire. And I'm sure this time, mabago buhay mo kasi yung tao na nandito, isa po ito sa nakapakilig lang sa akin before. Pero sobrang yaman niya is ikupara sa akin. Ang point to the ganito lang. Wala mo naunahan sa network marketing, kailangan mo lang siyang gawin ng seryoso. Tama ba? And kung gano'ng kaseryoso ko ngayon sa pagkikinig mo sa akin, mas mahigal nyo itong mag-train nito kasi ito siya king ng onliner. Palagpak! Siguro nakita mo naman itong cheque na ito, sino gusto kumita dito ng 1 million, 2 buwan. Ayan, so, ang mga nandito, napakaswerte nyo. Bakit? Kasi yung mismong kumuha ng cheque na ito, ng award na tinawag sa stage, siya mismo magtuturo sa inyo. Maganda o sobrang ganda? Palagpak ng tudo muna para makinig niya. So, sila po magkukwento sa sarili niya. Pero i-trust ko lang sa inyo, bigyan mo lang yung idea kung sino itong tao na ito. Mas nauna ako rito sa network marketing pagdating sa kanya. Tama? Mas nauna po ako sa kanya. Kaya lang siya sobrang gigil. Ako naman, na-testing, na-try ko na kumita ng million, medyo chubby na ako. Alam mo, chubby? Kahit tulog na lang. Di ba? Kahit tumaba ka. Ganon. So, ang point ko lang, pakinggan nyo lang mabuti kasi itong tao na to, I assure you, yung alam niya na ituturo sa inyo, paano siya kumita ng ganyang kalaki, yan rin yung ituturo sa inyo. Tama? Ang tanong ko lang, handa ba kayo makinig sa kanya? Yes! Naka-live na yun lahat. So, sa mga nanonood sa akin, sa amin, welcome sa lahat. O, live kasi yung buong mundo, eh, maganda. Ulit iba talaga teknolohiya ngayon, no? Nakapaliw. Dati manual lang tayo. Bro, sama ka. Ayaw ko. Ganun, gumagano, di ba? Iba ngayon eh. Pag ayaw ko, tatanggal ka na dyan. Di ba ganun sa Facebook, di ba, no? Okay. So guys, ito. Pag 1 million, isang palatpag, isang padyak, isang sigaw na buo. Gawin natin yung kultura na kung saan yayaman ka. Okay lang? Yes! Di ba pag, ito pala. Di ba pag member ka, dapat ikaw magdadala ng audience? Yes. Tama? Hindi pwede na ang audience ang magdadala sa member, correct? So dito pala, ipapractice natin yung totoo. Paano ang kultura nito marketing? Dapat ikaw mismo unang baliw bago yung dala mo. Tama? Okay, tingnan natin kung talagang baliw na ba. Tingnan natin kung baliw na ba. Pag sinabi mo sa 1 million, isang palatpak, isang padyak, isang sigaw na, kailangan bumagsak tayo lahat para umakyat sila sa baba. Okay, practice.
alert, alert, dapat mabilis. Okay. Kailangan nakafocus kayo. Kasi ang pag-uusapan, pagyaman na, tama ba? Kung ang pag-uusapan, drama, malamang, huwag kayo mag-focus kasi advice namin, pag-drama, alis kayo. Alis kayo. Tama ba? Pero ito, pagyaman na, kailangan focus tayo. Tama? Okay. Galingan natin. Kasi itong tao na to, hindi ito nagay sa pupunta sa harap hanggang hindi mo gagalingan. Kasi itong tao na to, siya lang naman ay napakaraming travel niya sa US. Itong tao na to. At isa pa sa pinakamalupit nito tao na to, nakausap niya mismo kung sinong familiar dito kay John Maxwell. Familiar sa inyo? Yes. Grabe ang lupit ng tao na yun. At ito mismo tao na to, kitang-kita ko, napapicture pa siya. Pati yung libro binili niya, may authorized, may signature pa. Grabe talaga. Ibig sabihin, ganun ka-tested and proven yung tao na to. Tao ba? Yes. So kung makinig ka, sisimplihan mo ba o iigian mo na? Pag-igian mo na. Kaya ako mismo mag-train drama. Kahit yung tao na mag-train sa akin, ngayon, okay? Atin pa rin ako dito, mag-train pa rin ako, record ako, nag-develop pa rin ako. Ibig sabihin, ganun ako kabali yung tao to. Tama? So, itong tao na to, grabe talaga. So, practice natin, be. Sabi nun! Ayan. Galing, galing. May sumbra pa. Ang mahuli, may sumpa. Oh, ang sumpa, yayaman ka. Yeah. Pero mas maganda sabay-sabay, tama? Kasi pag nahuli ka, mahuli ka rin yaman, tama? Sabi mo. Okay. 5 million! 2 million! 3 million! At milyong-milyong palakas! Ay, grabe. Kaling ba ni Sir Daddy? Yes! O panipaliwala ba ni Sir Daddy? Yes! Palakakala na ni Sir Daddy! Kaling ni Sir Daddy, one of my mentor sa dating company namin. And talagang siya yung unang IBP sa akin. And try ko na pinukwento, hindi talaga ako naniniwala. Pero nung nahaman ako sa sinabi niya, kasi sabi niya, so, kumita daw siya ng million. Sabi ko, pwede ka drive, gano'n kumita ng million? Sabi ko ako, hindi naman ako pwede kang driver, hindi naman ako ano, pero hindi ako kumikita ng million. Pero siya pwede kang driver lang, kumita ng million. So, ano yung ginagawa nito na hindi ko alam? So, doon ako nangamag, kaya nito yun. So, anyway, ready na ba kayo? Yes! Ah, hindi na lang. Okay, wala yung clicker. So, anyway, pag sinabing network marketing, ano yung unang naisip niyo? Fear of meeting, scam, ganyan, di ba? So ngayon, ang topic ko ngayon is about the illusions of network marketing. So ito yung mga nag-derail sa atin kung bakit di tayo nagiging successful. So dapat malaman natin to. Although medyo basic siya, pero ito yung fundamentals eh. Alam naman natin na ang mahalaga sa isang bahay is ano? Yung? Foundation. Foundation. Kung mabago ang foundation mo, madali kang mag-quit. Ay, ng building, madaling mag? Wala. So, sobrang halaga nito. So, excited na ba kayo? Yes! Okay. So, simulan natin. So, network marketing is very simple. Simple na simple lang. Okay lang ba para maging alive tayo lahat? Okay lang ba na meron ng activities na papagawa sa inyo? Okay lang ba na tayo tayo? Okay. Ito yun. Sino yung nakatid nung ulit? Okay, at nung huling talk ko dito, wala, puro bago. So anyway, good news, bago to. Hindi nyo pa to alam. Okay, so anyway, siyempre gagawin muna natin. So yun dito yung nagme-meditate, task of mine. Meditate. Yan. Okay lang ba na meron ako makukuha dyan? Sino dito yung ano ba tawag ito? Pupunta dito sa harapan para makasama ko. Isang babae, isang lalaki. Ayan. Ito, nag-volunteer si ate. Ito ka, nag-volunteer ka. So, gusto mo yun. Saka si... Sir, dito ka. So, gagawin namin, susundan nyo lang kami. Okay? So, gagawin natin, seryosohin natin to kasi... Ito yung... Ito, di ko talaga tinuturo ito eh. Kasi gusto ko maging millionaire kayo. Okay ba yun? Yes! Yes, okay. So, medyo seryoso tayo ngayon. Inhale. Exhale. Susundin nyo lang yung... Gagawin namin. Chester, punta ka naman dito. Kumagawa ka naman. Microphone. So, sundin nyo, ano? So, inhale. Exhale.
Isipin niyo yung mga pinapangarap niyo kung bakit kayo nag-aing word by it. Isipin niyo siya. Inhale. Exhale. Sa ating gamay natin. Inhale. Exhale. Inhale. Meditate tayo. Exhale. Inhale. Exhale. Seryosohin po natin talagang seryoso itong ginagawa natin, ha? Inhale. Exhale. Sino mo niyo ba? Parang gawin niyo? Tingnan yung action, ha? Kailangan na, ano? Ano yung naramdaman niyo? Wala pa. Okay. Ulitin natin. Okay, one more time. Okay, one, two, three, go. Sabay-sabay. Okay, naramdaman niyo na? Okay, lagyan natin ng, ano, ng sounds para mas maganda. Okay ba yun? Okay, okay. One, two, three, go. Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Saging, saging, saging. Laki na saging isa. Laki, saging, saging. Rambutan, rambutan. O, wala pa natin ako isa. Okay. Anong connection nun sa pag-aaralan natin ngayon? Anong connection? Meron. Actually, meron sa connection. Alam niyo ba ang network marketing? Simple lang minsan. Parang larong pambata. Parang ginawa natin. Kasi pag simpleng bagay, hindi mo magawa, parang pa kaya yung pagyaman. Tama ba? Yes. So, kailangan lahat sisigasoy natin kahit mga simple. Okay ba? So ngayon, hindi ko ito takay lahat kasi one hour lang tayo ngayon eh. No? Ilang oras? One hour? Okay. So, bibilisan ko lang din. So lahat ba dito na takot? Ma-reject? So, masamayin ko na. Ma-reject? Mag-fail? Isipin mo yung bagong pag-join mo. Natakot, di ba? So, tandaan natin, fear, masaya natin, fear is not? Fear. Fear is? Fear is imaginary. So, tandaan natin, normal na natakot. Tama ba? Yung first time mo, isipin mo mga first time mo, yung first job interview mo, natakot ka ba? Yes. Yung first pasok mo sa school, tama? Natakot ka. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Tama ba? Yung first na natuli ka, sinit na yung natatakot. Naalala niyo yun? Diba? So, ibig sabihin, lahat ng mga first time natin, nakakatakot. Kasi karamihan sa ating mga networker, takot ma, reject. Tama ba? Nung nililigawan natin mga girlfriend natin. Sino dito may girlfriend na? Taas ka ba? May girlfriend. Boyfriend. Okay. Nung nililigawan natin mga girlfriend natin, ano yung una ko nang nasa isip nyo? Yung iba, ayaw mamanligo kasi baka? Mabusted. Tama ba? Kasi mahirap ma? Busted. Liligaw mo maling ano mo? Natakot ka na kasi ayaw ma? Reject. Ayaw ma? Busted. Tama ba? Ano may feeling ng mabusted? Hindi ko kasi alam. Ano may feeling ng mabusted? Hindi kasi ako nililigaw eh. Takot pa kasi ako mabasa dati. O, yun ikaw. Pag walang ano, hindi ko. So, anyway, normal ang ma-reject. So, okay lang ba ba ito? Yes. Okay. So, ano ba maganda pa ito? Dalawa yan eh. Pakito na lang. Yung ano na lang. Yung generals. Alam niyo, merong mga generals. Nagsama-sama yung mga generals ng Pilipinas, ng Japan, ng US, ng Malaysia. Halo-halo. Lahat sila nandun. And, itong mga general na to, nasa isang barko. Yung barko na to, hindi magkakasama. Siyempre, pag mga general na iba-ibang bansa, mag-iayabangan. Tama ba? Yes. Tama? Yes. So, itong mga general na to, sabi niya, oh, sige, patunayan natin, sino ba talaga ang pinaka-the best army? Pilipinas, US, Japan. Okay. Magkakaroon tayo ng ano na ngayon, ng contest. Sobrang lamig. Kasi nasa ano sila, Antarctic Ocean eh. So, malamit. Ang gagawin natin, yung mga soldier nyo, mga general, papatalunin natin. Kailangan makaikot sila dito sa baba ng, ano, ng barko. Baka one lap, two laps, paramihan ng ikot. Kung sino yung mananalo, yun yung pinakamatapang.
Yun yung pinaka, the best army. Eh syempre, yung mga general, di magpapatalo, tama ba? Hindi, mas magaling, magaling sa amin. So, ang nauna, Japan. Hindi, sa amin mas magaling. So, tumalon yung ano, yung soldier. Tumalon, lamin-lamin. Nakaikot, isang lap. So, sabi nung isang general, isang lap lang ba kaya mo? Magsalita yung US Army, US General. Alam mo sa amin, yung isang lap na ginawa mo, talon-talo yan, kaya namin mga tatlo. Sige, soldier, talon, pakita mo sa kanila. Sabi ng general, inutusan niya yung soldier niya. So, anong ginawa? Tumalon. So, pagtalon, umikot, nakatatlo. Eh, yung Pilipino, magsalita, may haba yung Pilipino. Hindi! Sa amin, mas magaling. Mas magaling sa amin. Sa inyo, ikaw isa, ito, tatlo. Ito, papatalonin ko yung ano namin, soldier namin. Mas matapang to. Alam mo yung ginawa ng soldier niya? Alam nyo ka na? Tinulak yung general. Mas matapang, tama ba? Pero yung matulak na yung general mo. Mas matapang yun. Okay, next. So, marami sa atin kasi, marami, habang nag-networking tayo, marami tayong mga tanong. Bakit ang tagal-tagal ko na? 1 month, 2 months, 3 months, wala pa rin resulta. Okay? Hindi naglalayo yan sa kwentong to. Okay lang ba magkwento ulit? Yes. Okay, merong tatlong construction worker. Yung construction worker na yan, every time na mag-snack sila, yung pagkatapos ng trabaho, di ba, may snack yan. So, kakain sila, lunch o ano. Yung tatlong construction worker na yun, palaging sabay kumain. Tapos palaging na tinitignan kung anong kinakain ng bawat isa. Yung unang construction worker, ang palaging pagkain, sardinas. Everyday na lang, puro sardinas. Yung isang construction worker naman, minsan hot dog, corn, iba-iba. Yung isa naman, puro masasarap. Kare-kare, kaldereta, ganyan. So, nagtatanong sila, sabi na, ba't ikaw puro ka sardinas? Ba't di mo iba yun? Hindi ka mo nagsasawa? Hindi, nagsasawa na nga rin ako. Puro kasi sardinas yung ulam ko eh. Sasawa na talaga ako. Ah, ganun ba? Kawawa ka naman. Buti, asawa ko mo. Babae. Palagi akong iba-iba yung mga pagkain. Iba-iba yung mga niluluto sa akin. Okay? Sabi niya, oo nga eh. Nakaka, ano naman kayo? Nakaka, ang tawag doon? Nakakaingit naman kayo. Masarap ng pagkain. Kinabukasan, gano'n naman. Sardinas na naman yung ulam ko isa. Sabi niya, alam niyo ba na naiingit talaga ako sa inyo? Ngayon, sardinas na naman yung ulam ko. Nagtaka ngayon yung dalawa. Bakit pa palagi kasing sardinas sa ulam mo? Hindi ko ba pinapakaluto ng ibang ng asawa mo? Eh, hindi naman kasi asawa ko nagluluto eh. Alam mo kasi nagluluto? Siya! So, ibig sabihin, ganun din sa networking. So insanity is always doing the same things and expecting for different result. So minsan sa atin, pares, puro ganun pa rin ginagawa natin, tapos nag-iisip tayo ng resulta. Okay? So ano dapat gawin natin? Gawin natin yung mga, basahin natin. If you do things that produce bad result, you will get? Okay. So kung paulit-ulit mo gagawin yung mga bagay na nakakabagal sa pag-network natin, hindi talaga natin makukuha yung mga resulta natin. Yan. Network marketing is completely different from any other traditional business model that it's almost like a maze. Yan. So kailangan, ano, sabi nga eh, meron ng sistema. Okay? Yung mga applies natin, palagi nandyan eh. Nagtuturo sa atin kung ano yung mga dapat gawin natin. So dapat yun yung sundin natin. Huwag tayong mag-reinvent uli na ng bagong sistema kasi mas lalo tatagal siya. Ayan. So, hindi rin dito effective na marami kasi nagsasabi kasi ako, ano ako eh. Sales, ano ako eh. Ano ba yun? Yung mga nagbibenta ng lupa? Sales agent ako ng mga ano, real estate ako. Kaya magaling ako dito sa networking. And, sad to say, it's almost the opposite. Kung mas magaling ka magbenta ng lupa, dyan ka magaling. Okay? Pero pag sa network marketing, hindi mo magagamit yung galing mo dyan. Naiwala ba kayo? Kasi sa kanila kasi sales, sa atin building people. Diba? We develop people. Okay?
nileverage natin yung sarili natin. So, iba-iba talaga siya. Okay, next. Okay. So, yan. So, okay lang ba magkwento ulit? Okay, may kwento ko. Para kwento lang tayo, ha? Okay. Ang networking daw is parang garden maze. Nakapunta na ba kayo ng London? Nakikita nyo din yung mga... Yung pag nanonood ka ng ano, ng mga palabas, di ba? Meron mga garden maze doon. Sa garden maze na yun, meron isang... May dalawang magkaibigan, nagpapaliksahan. Sige bro, sino, kung sino unang makakalabas natin sa garden maze na to, may premyo. Pustahan tayo. 5,000. So nagpaliksahan yung dalawang magkaibigan. Dito lang magkaibigan, sabay pumasok. Alam mo, actually, ibang oras na, 6 na oras na, hindi pa rin siya makalabas dun sa maze na yun. Tama? And then suddenly, merong isang gardener na nagtitrim doon and tumayo. So sabi niya dun sa dalawa, gusto niyo po bang makalabas dito? Okay, simple lang. Dumiretso ka, dalawang kanan, dalawang kaliwa, tapos diretso ulit, tapos ikot ka 3 beses, makakalabas ka na. Tinanong dalawang tao, bakit sino po ba kayo? Siguro hindi. Pero mas gusto ko talaga na dalawang na dumaan dito sa kaliwa eh. Ayaw kong sundin yung sinasabi niyo. Karamihan kasi sa atin, mga networker. May, alam niyo, may ano tayo, parang gusto natin na iba yung sistema natin. Hindi. Mas magaling ako sa client ko. Mas alam ko. Mas magaling ako networker. Kasi meron ako anak eh. Mas magaling ako networker. Kasi sales agent ako eh. Mas magaling ako networker kasi marami akong experiences eh. Mas magaling ako networker kasi professional ako eh. Eh yung upline ko, pwede ka driver lang. Bakit ko susundin niya? So karamihan sa atin, ito yung mga nag-derail sa atin kung bakit hindi tayo nagiging successful. So yan. So next. Okay. So, ito. Pakibasa. You live daily what you really believe and everything else is just ito. So ano yung sabihin niyan? Nung bata tayo, palagi sinasabi sa atin ng mga nanay, at tatay natin, anak, wag na wag mong ilalagay yung daliri mo sa electric pan. Pero anong ginawa ng mga bata? Nilagay pa rin yung daliri nila sa electric pan. So hindi sila naniniwala sa nanay nila, tama? Hindi sila naniniwala. Naniwala lang sila nung nilagay na nila yung daliri sa electric pan at nasakta na sila, doon sila naniwala ngayon. Tama? Na masakit pala na ilagay mo yung daliri mo sa electric pan. So ganoon din tayo. Lahat ng mga training natin bali wala. Pag hindi mo siya ginagawa at pina-practice. Naniwala ba kayo? So lahat ng training, kahit anong ganda ng training natin, kahit anong training na tinad mo, pag hindi mo ipa-practice lahat ng mga natutunan mo, is bali wala din. Okay. Network marketing is a science, not an art. Kasi kung art 'to, pwede kang mag-create ng sarili mong canvas eh. Tama ba? Pero hindi eh. Eh, pasinin nyo, every time na gumagawa tayo ng sariling sistema natin, mas lalong napapatagal yung resulta natin. Tama ba? So, ang gagawin lang pala natin, dapat pala, sundan lang natin yung mga nauna sa atin, yung mga appliance natin, kung ano yung mga ginagawa nila. And palapakan natin bawat sa atin ngayon ang katabi niyo. Masarap-sarap na load ng TV ngayon, tama ba? Masarap makipag-inuman. Friday ngayon, di ba? Pero nandito kayo. So, ibig sabihin, ibig sabihin, gusto nyo magkaroon talaga na knowledge and resulta dito sa network marketing. Yan. Yes. Palapakan natin bawat sa atin. Bakit sinasabi na kailangan may sistema talaga? Nuclear bomb. Narinig nyo ba yung nuclear bomb? Yes. Yung nuclear bomb, meron sistema para gawin. Yung mga radioactive isotopes. Okay? So pwede ba nasabihin natin na gusto ko gumawa ng nuclear bomb, pero hindi radioactive isotopes yung gagamitin ko. Ang gagamitin ko, kamote. Nalagay ko sa loob ng nuclear bomb. Tingin nyo, pag sumabog yung kamote, puputok? Hindi, tama ba? Baka mas malakas pa utot dun. Di ba? So hindi siya puputok. So ibig sabihin, merong tamang sistema and may tamang ingredients itong pag network marketing natin. So yan, so next. Okay, yung ano yung number one illusion? So sabay-sabay natin basahin. Network marketing. So ano yung sabihin ng viability? Pag
pag tingin mo yan sa dictionary, meron ba nakakalat ng viability? Ano yung sabihin? Taas kamay. Meron? Viability. Sir Johnny, viability. What's viability? Meron ko, English yan. Viability daw is ability to work successful, ability to survive, tapos posibilidad na mabuhay, ganyan. So, ibig sabihin, ma-survive or ma-accept. So, naniniwala ba kayo sa network marketing? Marketing. Yes. Naniniwala kayo? Yes. 100%? Yes. Naniniwala kayo? As in, kahit sabihin, scam yan? Yes. Kahit kinuusap mo yung prospect mo, hindi pa rin sumali, naniniwala ka pa rin? Yes. Okay. So, may kwento. Meron tatlong religion. Sino dito ang ano, Catholic? Taas kamay. Okay, pagsama-sama natin para walang ano, ha? Catholic, Muslim. Sir Johnny, Muslim yan. Muslim doon ka na. Catholic, Muslim, saka ano pa isa? Buddhism. Sino? So, yeah, so isipin natin, meron tayong ganun dito. Merong tatlong Katoliko. Ay, merong isang Katoliko, isang Buddhism, saka isang Muslim. Nagpapalik sa ano naman. Nasa taas sila ng isang mataas sa building. So, sa building na yon, sabi nila, kung ano ang pinakamagandang religion, dito natin makikita. So, nagpustahan yung tatlo. Okay? Sabi ng Buddhism, kami ang pinakamagandang religion. Okay? Kung ikaw ang pinakamagandang religion, tumalon ka nga. Titignan natin kung masisave ka ng religion mo. So, yung pinag-usapan natin, tatlo sila. Pinag-usapan nila yon. Na bawat isa sa kanila, tatalog. Tama? So, nauna yung Buddhism. Siyempre, kinakabahan. Ako, buong mga pasubo ko dito ah. So, tumalo siya. Ah, Buddha! Buddha! Di siya si Buddha nga ano, sa Buddhism, di ba? Buddha, help! Buddha! Buddha! Papabahan mo ba? Buddha! 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 Ayun, munti-munting umangat. Naligtas! Buddha! Alam mo, yung sumunod, Buddhism, Muslim naman. Sa Muslim, sino? Allah. Hindi, kaming mga Muslim ang totoong religion. Tumalong. Allah! Allah! Help! Allah! 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 Ah, umangat. Umangat. Upuway muli. Ito naman yung Katoliko. Sino mga Katoliko? Taas ka ba eh? Yeah, tayo na. Mga Katoliko, di papatalo yan, di ba? Ako, Katoliko ako. Naniniwala ako na kami ang totoong religion talaga. So yung dalawa na saved, tama? Itong Katoliko na, tatalon. Sino ba sa Jesus, di ba? Jesus! 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 Pati ka pa! Jesus! 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 Buddha! 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 Nawala yung? Karamihan sa atin, gusto natin pumunta na? Langit, ano ba? Gusto natin pumunta ng langit, pero ayaw naman natin? Gusto natin makasama si Lord, tama ba? Pero ayaw naman natin? Mamatay. Para makasama si Lord kung buhay ka ba, tama ba? So karamihan sa atin kasi, hindi pa believe eh. Ano mo yun, yung kwento kanina na, Jesus, Jesus, yung malapit na siyang mamatay, biglang nagbago na yung isip niya, tama? So karamihan sa atin kasi ganun. 1 month, 2 months. Ba't sabi na nga, pray ko, makikita talaga ako ng malaki. Ba't ganyan, 3 months, wala pa rin. 1 year na nga eh, tama ba? 3 years, di pa rin kumikita. Pag 3 years ka na, di ka pa kumikita ng gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo? Tuloy mo na, nakakaya na eh. Tagal mo na, di ka pa kumikita eh. Tama ba? Nakakaya na. 3 taon, di ka pa kumikita, tuloy mo na. Nakakaya na yan. Okay? So, dito dapat ma-ano natin, ma-ano natin sa mga prospect natin, sa sarili natin mismo, na yung concept ng network marketing, talagang tatagal, may ma-accept to, ang karamihan. Ngayon, hindi pa siya masyadong na-accept, pero unti-unti na siya na-accept. Naranasan niyo ba? Ang dami na kayo na networking ngayon. Buksan mo ang Facebook, ang dami na networking, tama ba? Pero kung sumali ka 10 years ago, pag sinabi networking talaga, wala talaga, tama? Hirap na hirap ka. So, na-accept. Alam niyo kung bakit? Sobrang sarap mag-network marketing. Alam niyo ba kung bakit? Gigising ako sa umaga, yung workplace ko, nandun lang. Walang traffic, tama ba? Pupunta ako na ibang bansa, hindi ako papaalam sa boss ko, tama ba? Kasama ko yung malas ko sa buhay. And then, nabawa, nasa Japan ako.
Ganda ng snow, ganda ng sakura. Tapos naisipan ko na tatlong araw pa ako mag-stay. Pwede, tama? Sa employment, pwede ba yun? Sa business, pwede ba yun? Hindi rin. Kasi kahit businessman ka, meron ka lang time na ano, tama ba? Kasi pag hindi mo naman asikaso yung business mo, ng ilang araw, wala din, tama ba? So, ibig sabihin, ito yung pinakamaganda. Tama? Tingnan niyo yung katabi niya. Maganda ba? Yes! Yes! Oh, natin! So, palagi niyong iisipin na network marketing is the ticket to the life that you dream of. Ito na yung last ticket ninyo eh. Naisip niyo ba minsan yun? O sige, sabihin natin ito, nahihirapan ka. Gusto mo mag-quit. Di ba quit ka? Tama? Sino gusto mag-quit? Taas kamay? Kaya pag sa mga member ko, hindi ko yun ano. Gusto yung matin training, ayaw ko, wala. Alam niyo kung bakit? Kasi napatunayan ko na mas madaling manganak kaysa bumuhay ng patay. Ang pinakamasamang gagawin ninyo, tama ba? Kaysa bumuhay ng patay, tama ba? Kasi mas madaling, ang karamihan sa atin, ang kamalian kasi natin bilang upline, pinipilit natin yung mga ayaw. Tama ba? Tapos nakakalimutan natin yung mga malalakas na grupo natin, yung mga malalakas na downlines natin, na talagang prosigido. Mas malaki pa yung time na inaalat natin doon sa mga ayaw. Yun yung kamalian pala. And sabi nila, kailangan pala yung energy mo, doon mo tinutuon sa mga leader na gustong magpa-training, gustong makipagsabay ng hakawan sa'yo, doon mo kukusin dapat yung oras mo. At konting oras lang doon sa mga ayaw. Kasi karamihan sa atin, mas pinipilit pa yung pamagalap natin. Eh ayaw mo eh. Pinipilit mo, hindi kailangan niya kasi yung negosyo. Kailangan niya kasi yung I'm worldwide kasi naghihirap na nga sila yun. Wala nang makain. Kaya kailangan mo to. Minsan kasi, mas gusto pa natin yung business para sa kanila kesa sila miss mo. So yun yung mga pamalian natin. And pag hindi mo nagustuhan ng network marketing, sabi nga nila, after 20 years, ikaw yung tao, i-prepare mo na yung sarili mo na ikaw yung unang tao na maniniratsa mo. Bakit? Hindi mo kasi magugustuhan yung buhay dito sa mundo. Kasi after 20 years, aba, lahat na, network marketing na. Narinig nyo ba yung ano ngayon? Yung Unilever? Yes! Narinig mo, pati yun, di ba? So mamaya, i-ano natin, bakit sila lang ngayon ano sa network marketing? Kasi dito nyo makikita yung dalawang greatest question na hindi talaga masagot. At yun yung nakita nila. Kaya maganda talaga ang network marketing. And sabi nga eh, the invasion of the army can be stopped. But not an idea whose time has come. And naniniwala ba kayo na I am worldwide sa an idea whose time has come? Yes! And I am worldwide will take over this world. And no one can stop it. Yes! Iwala yes! Ba kayo? Ito na yung bagong ano eh. Ito na yung bagong ano talaga eh. And kung ikaw dyan, hindi mo pa alam ang network marketing, talaga mapag, iwanan ka. So next. So meron kang, Bakit? Ito yung the great questions. Una, number one, how can I be close to the customer? Paano ka magiging malapit sa customer? So, example niya, yung Domino Pizza sa kayo Pizza Hut. Yung Pizza Hut dati, ito yung pinakamalaking Pizza Hut. Ito yung pinakamalaking pizza food chain. Tama ba? Napakalaksang benta nito. Okay? And then, lumabas yung Domino Pizza. Alam niyo ba, nanatalo nila yung sales ng Pizza Hut? Dahil doon dati, wala pa yung Pizza Hut, wala pa siyang delivery. Hindi pa siya nag-deliver dati. So, ang ginawa ng Domino Pizza, ang ginawa niya, paano natin manatalo ang Pizza Hut? Dapat meron tayong delivery. Parang ganun. So, yung mga tao, imbis na pupunta sa Pizza Hut para kumain ng pizza, magpapa-deliver na lang. Mas gusto nila magpa-deliver na lang. Nasa bahay sila. Tama ba? Kahit naka-brief sila, pwede sila kumain ng pizza. O subukan mo kumain ng pizza sa pizza at naka-brief ka. Hindi pwede, di ba? Pumunta ka. So magpapa-deliver ka. So yan. So ito yung isa sa mga nasagot na sobrang konbinyente. Tama ba? Meron ka ba dyan ano? Ano ba? Gabi na. Pre, kailangan ko lang eh. May tong katali ka ba dyan? Di ba meron? Meron, pare. Dali ko dyan. Ilan ba kaya mo? Kahit ilan, dali mo na. Di ba? Konbinyente. Diba? Ikaw, i-deliver mo ba sa kanya kahit ating gabi? Yes! Kasi gusto mo makabenta. So, sobrang kumbinyente. Every time mo gusto, pwede ma-deliver sa'yo. Pero pa dito na, bumibili na. Huwag na muna ngayon, bukas na lang. Meron ba ganon? Sa inyo? Ba may mag-join?
Ah, mag-join ako. Ano? Platinum. Kita tayo mamaya. Ay, huwag na mamaya. Bukas na lang. Pero okay lang? Pero okay lang? Wala, di ba? Talagang i-ano ka agad. Ano? Pakalawa. How can I make my customer loyal? May wala ba kayo na wala nang loyal niya? Yung girlfriend mo, loyal ba yan? Nasaktan nga yan. Yung boyfriend mo, tingnan mo nga ka loyal yan? Tingnan mo yung katabi mo, loyal ba yan? So, paano yung magiging loyal yung mga customer? Tama ba? Pasinin mo sa mga credit card, sa mga company. Sino dito may credit card? Okay, karamihan ng mga credit card company, pabunggahan ng mga ano yan. Tama? Mga freebies. Sa SM lang eh. Sir, paano kayo? City Bank? Hard ako ulit nun, no? Sir, meron ka libre payong. Magkaroon na, payong. Sir, may kicharon ka na. Larap eh. Diba? Ito, yung Unilever. Ang laki ng company na yan. Bakit? Kasi marami rin siyang kakompetensya, tao ba? So, naisip niya, pag ni-network marketing ko to, yung mga customer ko magiging loyal sa akin. Tao ba? Pero pag nasa networking ka, loyal ka? Nakikipagpatayan ka pag networking, alam mo, yung networking na TV, tapos pino sa Facebook, wala, scam kayo. Sino dito yung ano? Mamatay ng duka! Sino ka parod nun? Meron ka bang Gucci? Meron ka bang brief? Meron ka bang lahat, no? Meron ka bang ballpen? Meron ka bang kamote? Lahat na eh. Binabalot nga ako, meron ka bang kalaykay? Eto, magpakamatay ka. Grabe! Tapos nakita mo yung comment, nag-trending ah! Yung company na sinabihan ng mamatay ng dukha, talagang todo ano, di ba? Depend! Tama ba? Kasi loyal na loyal sila dun sa company na yan. Pag ikaw loyal ka, paglalaban mo yung company mo, tama ba? Yes! Di mo paglalaban yun, eh kumikita ka ng malaki, di ba? So yun yung isang pangalawang question na sagot ng network marketing. Yung BPI, narinig yung BPI? Di ba nagkaroon ng parang scandal yung BPI? Meron pa kayong nakita na manager ng BPI o empleyado ng BPI na nag-comment na hindi kami scam, walang niya kayo. Yung gano'n. Meron ba? Meron ba nagtanggol sa BPI? Wala. Wala ko nabasa. Tama? Bakit sila yung loyal? Di ba? Meron pa kang networker, kantin mo lang ng konti, talagang mabasa ka, di ba? Talagang nakalala pala eh. Tapos gagawa ko pa ng video eh, no? Gumawa ng video yung mga iba eh. Yung niloko. Meron ka ba nito? Wala ba yung pinaglalagpas eh. Pati kamote, pati peanut butter. Meron ka ba peanut butter? Kahira. Talaga ba Pilipino? Nakas mang inis eh, no? Okay, okay. Magsasabi na. Mamatay ka? Okay. Kasi yung misa sa training kasi, hindi mo pwedeng sabihin sa mga prospect yun. Yung mamatay kang duka, yung may mayo lang mga member. Okay, pag nakatalikod ng tinito ka, pag nakarap, di po. Thank you mo lang, di ba? Pagtalikod, tingin doon ka. Tapos di pumalik, ay thank you mo, ingat po kayo. Di ba? Baka unahan ka eh, ikaw mamatay. Di ba? So, network marketing is the way of the future. And it will take over the world. So, next. Okay. Meron kang dalawang choices. Unang choice mo, get in now. So, palakpakan natin ba? Sa lahat ba member na dito? So, palakpakan nyo ba? Imagine nyo na lang yung magiging buhay nyo 3 years, 5 years from now. Ako na nagsasabi sa inyo. Alam mo, nagsimula ako sa network marketing 7 years ago. Yung kinita ko million, it takes 3 years. And dito sa AIM Worldwide, kinikilabutan ako. Dalawang buwan, kumita ko ng 1 million. So, sana meron na kayo blue. So what if after 3 years, 5 years from now, dire-diretso kayo, tapos tuloy-tuloy kayo, hataw ng hataw, tingnan yung katabi nyo. At yung katabi nyo, dire-diretso din. Ano mangyayari kaya sa atin? So baka mamaya, ano pakala mo bro? Bird? Mark! Punta ka sa Hong Kong. Pangalan mo sir? Dave! Dave! Punta ka Singapore. Edmond, punta ka sa France. Tapos magkita-kita tayo sa Statue of Liberty. Magko-coffee tayo. Ang sarap, di ba? Alam mo yun, after ng IBP, ibang bansa yung mga member mo, mga leaders mo,
Sa pinaka-ibigin ngayon, out, hindi ko kumisa ako eh. Ikaw sa Singapore, ikaw sa Malaysia, iba-iba eh, no? Sige. Tutang, sobrang busy kayo, magti-treat muna ako Starbucks. Sa New York tayo, di ba? Masarap kung gano'n, di ba? So ito yung magiging future natin lahat. Yes. So dapat maramdaman niyo yan. Bakit ko nasabi? Kasi, yung resulta namin ngayon, ito yung future ninyo eh. Yung maganda nito, kunti pa lang, ito na nakikita na natin eh. What more ilang years pa from now? So, get in now and magbe-benefit ka sa tidal wave ng mga taong sasali ngayon. Or, mag-wait ka na 15 years. Mag-isip ka muna. Totoo ba ngayon, Wordbike? Totoo ba? Totoo ba to? Baka hindi naman. Tingnan ko muna yung sumali. Hindi pa naman mukhang mayaman, mukhang duga pa rin. So, mag-iintay ka na 15 years. After 15 years, nakita mo lahat na nakasakay ng hindi na jeep. Kasi, ano na eh, may mga kotse na, tapos mga stealer ng Iron Worldwide, nakikita mo na, hindi pa daming Iron Worldwide sa EDSA. Siguro totoo talaga ang Iron Worldwide ah. Masali na ako! Sino yung gano'n? Hintay ka na? 15 years. So, ano bibiliin mo? Ngayon na, di ba? Lalo kung member ka na. May karamihan sa atin, member na, ayaw pa rin umataw, tama ba? Member na, nagpapahitak pa sa apply. Parang may puntot eh. Hita ka kayo, di ba? Parang disuse eh. Hindi, walang pagkain, upline. Ayaw ko na. Ayaw matin. Gusto ko may pagkain, pag-ate. Ano ba yun na? Upline, mainit eh. Upline, malamig. Ano gusto mo? Snow. Di ba? So bakit? Alam nyo ba, bakit tatagal talaga ang network marketing? And bakit sobrang ganda? And bakit tulog sa survive? At ma-accept ng karamihan? Noong 1995, Maybelline, narinig? Yes. Covergirl, Bax Sparta. Ito yung mga, sa mga babae ito, yung mga makeup, tama ba? Tama ba yan? Cosmetics. Nag-cross, pinagsama-sama itong mga company ito. Tatlong company, pinagsama-sama. Magkano kita nila? 150 million. Pinagsama-sama yung kita nila. 150 million gross. Magkano ginasa sa advertisement? Advertising? 50 million. So lahat ng kita nila, 150, yung 50 million, ginasa sa advertising. So magkano lang yung talagang kita? 100? Million. Eh, tatlo pa sila. Siguro mga 30 million sila. Ito malupit. Noong 1995, magtayo. Mary Kay. Network, ano yan eh? MLM yan, tama ba? Yes. Alam nyo ba na nakabenta siya ng 200 million gross sales? Sino mas magaling? Yung tatlong company o isang company? Isang company. Ito malupit. Ang tanong, may binayaran ba siya sa advertisement? Wala. So ano mas maganda? So talagpakan natin yan. Yan. So, pansinin mo ha, kung bakit sobrang ganda. Kumikita ka ng malaki, wala ka nang binabayaran na? Empleyado mo, tama ba? Yung tax mo, sinanabahala, 10%, tama ba? Wala ka na iniisip. Hindi ka mabuhit sa empleyado mo, napakatamad eh. Papasok lagi, palahing late. Hindi ka na mag-iisip ng ganun eh. So ito talaga yung pinaka maganda. Sabi ko nga eh, bakit yung mga tao nag-iisip pa rin na mag-join sa network marketing? Talagang nag-aano pa rin sa mga traditional. Kung meron naman, network marketing. So next. Yan. So, pag may nagtatanong sa inyo, nasa network marketing ka ba? Ano palaging sagot niyo? Yung totoo? Yes? Yes. Yes. Lahat? Yes. So, dito yung medyo nahihiya. Kasi sir, ito yan eh. Ano yung hindi naman? Lang naman to? Extra income? Meron ba ganun? So ngayon, I want you to say, yes. Yes. I'm a part of the next revolution. Basahin. So kaya lumilit kasi tingin sa atin ng mga tao, kaya hindi sila nag-join. Karamihan kasi hindi tayo confident masyado. Kapag tinanong tayo na ipag-marketing ba yan? Hindi naman ganun. Ano naman yung... Diba? May parating sinasabi. Pero i-practice natin na palagi pag may nagtanong, ito yung sasagot natin. Tingin mo, magiging big time talaga yung tingin nila sa atin? Yes. Pag lahat tayo confident na sabihin natin na yes, you are a part of a billion dollar industry. Tama? Yes. So yan. So,
maganda pala ang network marketing, bakit maraming tao na against? Tama ba? Maganda nga eh, ba't marami pa rin against? Marami pa against sa atin? Sa ano lang eh, sa Facebook lang eh, no? Pag nag, minsan pag magpo-post ka, nakikita ko, mga sirahulo kayo, wala ka kayong magawa, di ba? Yung isa lang eh, di ba? Matay ganto kayo, ano, ganto-ganto siya eh, no? Meron akong gift sa ano, nakalagay pangalan ko, di ba? So, ibig sabihin, ba't marami pa rin na ang galit at hindi naniniwala? Okay? So, bigyan ko kayo ng ano. Yan. Si Mr. Grant, ito yung nakaisip ng department store, yung concept ng department store sa US. So, wala pang department store ng Grant. Ito, si NLC, hindi pa siya. Okay? So, noong 1920, si Mr. Grant nakaisip na, kasi yung sa US kasi dati, pag yung pumunta ka sa hardware, bibili ka ng damit, bibili ka ng pagkain, malalayo. So, yung sabihin, di siya convenient. Pumunta ka dun, ubos sa gas. Pangalawa, nakakapagod. So, nag-isip siya, bakit na lang hindi ko gawin? Lahat ng mga kailangan ng tao, pag sama-samahin ko, nandun na siya sa isang establishment, sa mall, parang mall, ganyan. Department store. Alam niyo ba, noong 1929, yung US Law Department, okay, yung Congress nila, binan yung department store. Kasi daw, unethical daw, hindi daw fair, hindi patas. Sipin niyo yun? Yung department store dati, bawal? Nay, punta ko SM. Wow, bawal. Maraming mo yun. Di ba nakakatawa? Tama? So, ganun din yung network marketing. Darating yung time, nakakatawa na lang pag sinabing, scam yan eh. So, darating yung time, ma-accept na talaga. Tama ba? Pakalawa, franchising. Alam nyo ba, noong 1958, in-outlaw din ang franchising. Kung sila batas na pinagbabawal ang franchising. Ano pinag-isa sa mga pinakamalaki sa business niya? Franchising, McDonald's, Jollibee, tama? Burger King, lahat na, nandun yung lahat eh. So, pero bakit dati, hindi siya accepted, tama ba? So, nakita niyo yung logic? Ito yung mga great businesses ngayon na hindi accepted dati, pero ngayon, accepted na. So, ganun din itong network marketing. So, yan. So, pag palaging merong mga against, they are against in network marketing because they are wrong. They are mistaken. And one day, it will be accepted. Yes. Ito malupit. Nakapasok na yung agad. Bago pa siya ma-accept. Yes. And alam niyo ba ang isang opportunity? Kailangan ang isang opportunity, habang hindi pa ito obvious, nakikita mo na, yun yung mga nagiging successful. Kasi kung makikita mo, lahat ng mga Iron Worldwide niya, sakin na sa EDSA, kumbaga, hindi na talaga standstill na EDSA, kasi puro sasakin ng mga Iron Worldwide na. Tapos saka mo lang malalaman na may magandang opportunity, oh, wala na. Magpalakpakan natin yan. Okay, next. Okay, second illusion. Network marketing is a free money. Pag sumali ako network marketing, bukas ay yaman ako. Pag nakarecruit ako ng dalawa, padala nyo na ng check ko ha. Pag nakarecruit ako ng apat, just for you na ako, magkukwit na ako. Kasi yung apat, gagawin na eh. Tatakbo na mag-isa eh, di ba? Karamihan sa atin kasi, ang network marketing mission natin, na pag nag-join ka, bukas, meron ka na, hindi ganun eh, tama ba? So dapat palagi nating ano, na ang network marketing, it takes time, 3 years to 5 years, bago makita talaga yung resulta. Kasi tandaan natin, lahat ng mga bagay, may tamang timing, tama ba? So halimbawa, si Sir, kakasali lang kahapon, umaman kagad bukas, naging millionaire. Ano gagawin nyo sa 1 million niya? Millionaire na. Baka mababae ito, mag-B-Rouse. Lahat ng B-Rouse, magtahan, tama ba? So pag hindi ka pahanda, hindi talaga siya, hindi bigay sa'yo. So lahat ng mga bagay merong right? Timing, tama ba? So lahat ng bagay merong timing. Yan. So kailangan ng network marketing, isipin mo, ito ay? Sorry, doon sa iba kasi, di ba? Palagi natin sinasabi, boss, ganyan. Pero nung napag-aralan ko network marketing, parang kung gusto mo talaga maging successful, isipin mo, hindi ka boss. Isipin mo, empleyado ka. Ang empleyado, may oras. Pag na-late ka, yari ka, sasanti ka. So dapat gagawin mo, bibigyan mo ng oras yung sarili mo. Kailangan, alas 8 ng umaga, gising na ako, kundi sasanti ako. Pag gano'n yung consistency mo, yung behavior mo, yung character mo, yung attitude mo, na everyday, papasok ka ng alas 8 ng umaga, uuwi ka na,
ng gabi, di ba, may oras. Hindi mo ng oras, ikaw bahala. Pwede ng alas 5, pwede ng alas 6, pwede ng alas 12, alauna ng umaga. Depende sa resulta na gusto mo. So ito maganda, pag binigyan mo yung oras, yung sarili mo ng time na para kang empleyado, yung resulta mo talaga magiging sobra-sobra. Eh pag inisip mo na ito, boss, hindi, boss naman ako eh, bukas na lang yan. Diba? Boss naman ako eh, bukas na lang, pwede naman bukas yan. Pag ganun yung naging attitude mo, hindi ka kikita ng malaki. So dapat isipin natin tayo ay empleyado. Na pag nag-overtime tayo, habang nag-overtime tayo, habang tulog na lahat, nag-IBB pa rin tayo, although hindi ngayon yung bayaran, ilang years pa, at least, maririnig mo naman yung mga rewards. Sama? Yes. Worth it lahat. Yan. So, do your job. And yung evaluation mo dito, huwag mo, baka sabihin mo, evaluation ko dito, yung benta ko. Hindi. Ang evaluation mo dito, yung check-in mo. Tama? Hindi yung sales mo na personal. So, palagi natin tandaan na ang evaluation natin dito, yung sa grupo natin talaga. So, hindi na sabi ko, hindi naman tayo salesperson, eh, di ba? So, ano tayo, manager ng group. So, nag-build tayo ng groups. And, makikita mo kung maganda ba yung pag-handle mo sa group. Depende sa check-in mo. Lahat pa, tumi-check-in na. Yes. Sino dito walang check-in, taas naman. Okay lang yan. Ayun, bakit? Kasi ako rin dati, hindi naman ako nagkaka-check-in agad eh. It takes time. So, ang maganda lang, yung mga walang check-in, nagkaka-check-in eh. Pag ginawa mo tama, yung negosyo. Yeah. Ano yung trabaho natin? Talk to people. If you talk to nobody, you earn what? No money. Tama ba? If you talk to somebody, you earn what? Some money. But if you talk lots of money, you will earn lots of money. So, trabaho natin dito, talk to people. Okay? Ano yung job natin? Talk to people. So, ang produkto natin, ano? Sa totoo lang, hindi yung kape. Ang produkto talaga natin dito, yung tao. Tao talaga. Okay? So, second illusion that providing, next. So, gawin natin yung trabaho natin. Tama ba? So, yan. So, merong isang hari. Sabi nung hari, tawagin mo lahat ng mga matatalinong ano dito. Sabi niya sa mga wise man niya, tawagin niya lahat ng mga matatalino. Gusto ko malaman yung isang principle, paano maging successful talaga lahat. So, nag-usap-usap yung mga wise men. So, after 10 years, nakapag-create sila ng 100,000 volumes para maging successful. Sabi nung hari, sobrang dami niyan. Ang gusto ko, paiksiin nyo pa para mabasa ko. Kasi hari ako eh. Wala akong time para mabasa ng 100,000 volumes. Papapatay na ako, hindi ko ba nakabasa yan? Sige po, after 10 years, nakapag-create siya na sila ng parang encyclopedia. Sino may encyclopedia sa bahay? Alam niya, encyclopedia. So, gumawa yan. Alam mo, wala talaga akong time. Sobrang busy ako. Paiksiin mo pa. Okay, after 10 years, nakapag-create sila ng one volume, isang libro. Alam niyo, matanda na ako. Tanda na ako at di ko na kaya basahin yan. Ang gawin mo, i-compile mo lahat. Sabihin mo sa akin ng isang sentence lang. Sabi ng mga wise man, para mahirap yun ha. Lahat ng mga knowledge sa mundo para maging successful, i-compile daw sa isang sentence lang. Alam niyo mo, boss? Ang sabi, the true principle in the world, there's no such thing as a free lunch. There's no such thing as a free lunch. So, wala rin libre? Pagkain. So, lahat pag? Hirapan. So, tingin mo yung katabi mo. Mukha ba naghihirap na yan? it requires hard work and passion. Naniwala ba kayo sa lahat ng mga bagay? Kahit naman yung simpleng magbabalot lang, tama ba? Talagang paghihirapan yung pagbibenta niya. Isipin mo yung magbabalot. May dala na ng basket. Balot? Di ba balot? Penoy! Balot! Yung magpabalot, masyadong mahihiyain. Takot. May fear. Teka lang, may tambay. Mga pag sumigaw ko ng balot, mahihiyain sa akin ito. Saksakin ako. Hindi ako magsasalita. Maglalakad lang. Tingin mo, mga gusto yung balot?
Hindi, di ba? O kaya, hello? Hello? Umubos ba? Hindi, di ba? E pag ganito, balo! Umubos? Yes. E pag ganito, balon! Balon na balon ka na! Alam kong ito na ang paborito mo! Ang itlog! Hindi! Ang itlog ko! Meron ba balot sa puti? Meron ding sisew! Bili ka ang balot ko! Bibili? Kasi nabi yung paso eh, tama ba? Bumantay, balon! Balon na balon ka na! Alam ko ito na! Ang paborito mo! Hirap kumita ang pera? Tama ba? Palang baka naman dyan, kumanta ako! Kahit yung simpleng papabalot, meron? Dapat bigyan mo ng passion, tama ba? Eh, tanong, yung mga magbabalot ba, yung mayaman? Hindi, pero pag nakuha mo yung ano nila, kasi tayo nasa tamang opportunity. Di ba? Tamang opportunity, tapos pagigaw ka ng hard work, talagang magyayaman ka, tama? So yan, so next. Okay, pangatlo. Last, ano na to? Last one na lang. Network marketing sa sales position. Okay. It's not, actually. Hindi to sales position. So sabi ko nga, pag inisip mo na sales position to, you will live like a dog. Parang aso. Parang ganun mangyayari sa'yo. Pag inisip mo na parang benta-benta to, sales position na, makabenta ka ng tatlong garcinya, limang garcinya, buhay ka na. So wala pang buhay mong gagawin niya. Eh, gusto mo ba yun? Di ba gusto nga natin dito, leverage? Yes. So ano gagawin mo? You are not a salesperson, you are a sales manager. So, ano yung duty mo? Your job is to train your downline. Tingnan mo yung downline mo, na-train mo ba na mabuti yan? If your downline is not doing anything, sino may kasalanan? Siya? Sabi dito, ikaw. Ikaw daw. Kasi yung responsibility mo bilang upline is to, next, is to train and motivate them. Yan. So, sabi-sabi natin sabihin ito. Masaya natin. So, ano yung work natin? Regularly, i-train natin yung mga downlines natin and i-motivate natin yung mga downlines natin. And pag di sila motivated, sino may kasalanan? Tayo. Tama ba? Kasi yun yung work natin as an upline na motivate natin palagi sila. And i-train natin sila. Yan. So, tip every day, every week, kailangan contact all your mga leaders nyo, mga generals ninyo. Yan. Kumusta na? Pay na ba? Pero ba? Kumusta na? Ilang pay mo ngayon? Hindi ka na, diba? Kumusta na? Kumusta business? Ano matutulong ko sa'yo? Sa kanahihirapan? O pag ano, pag kailangan mo ko, ha? Sabihin mo lang. So, lahat tawagin natin. Tama? So yan, so next. Yeah. Pang-apat, the last one. Success in network marketing is a? So ito yung isang illusion, tama ba? Kaya naman yumaman yan kasi swerte yan eh. Meron ba ganun? Meron ba yumaman sa network marketing na swerte lang? Naniniwala ako na success is not an accident, tama ba? Naniniwala ba kayo na walang accident sa success? Naniniwala kayo? Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang na-accident yan? Pero kahit na-accident yan, hindi, accident eh. Tama ba? Kasi iniwala ko lang na-accident. Sabi ng relentless, continuing without becoming weaker, learning, non-stop, persistent. So dapat yung energy mo, yung excitement mo, hindi nawawala. So okay na ba? Palakpakan tayo, malakas! Woo! Pag-uwi mo ng bahay, papalakpakan eh. Woo! Dahil! Pag-uwi mo, palakpak! Woo!
Si Muhammad Ali, talagang habang nasa susuntok yun, di ba? Pa, talagang tumatayo talaga siya. Lalo siya nang gigigil. Sino dito pag nasampal, lalo nang gigigil? Di ba? Yung pag ka, di ba? Dapat, ano ka, tuloy-tuloy, persistent. Never mind, it's a serious behavior of consistency. Consistently of doing small or big things, even if you don't see the result. Ito rin, pala yung gumagawa ka, mga maliit na bagay, IDP, misal, big IDP, misal, one-on-one, yung mga maliit na bagay, ginagawa mo na tuloy-tuloy, kahit hindi mo pa nakikita yung resulta, eh yun daw yung magpapasucess sa'yo. Yeah. Sino yung gumagawa ng gano'n? Sino man yung nag-IDP? Ano ba yung IDP ko? Isa lang. Bukas kaya mayaman na ako. Mayaman na kaya ako dito. So, IDP until your saliva is dry. Para kayo. Na-dry na yung ano ko. May tubig ba dyan, sir? Wala. Yan. It's encouraging your downlines week after it. After fix. So, next. So, yan. Be relentless. So, ano ibig sabihin ng relentless? Genius, persistent, unstoppable. It's not you never get knocked down. It's every time you get knocked down, get up with more passion and more determination. Tama ba yun? Si Michael Jordan, ilang beses na miss ng shots? 10,000, tama ba? Ikaw, ilang beses ka na reject? 10, ayaw mo na. Ngiyaw ka ba nito? Kayo na lang, wala lang. Ang hirap pang bola ng tao, tama ba? Meron pang gano'n? Wala eh. Natalo ng 300 games. Ano pa? Yung shot, yung winning shot, pinagkatiwala sa kanya, pero 26 times na missed. Nag-fail siya na mag-fail. That's why? He succeeded. Tama ba? So, yung mga failures pala natin ng mga sa buhay, mga sa buhay natin, ito pala yung magbibigay na success sa atin. So, try natin tandaan na what is success without failure? Kasi failure will teach us how to succeed, di ba? Although life is not perfect, we must never quit. Because the true glory is not in our success, but in our struggle that we have conquered. Tama? Tama ba? Magpala pa yung English yun. So, on top of time. Next. Okay. Okay. Last, okay lang ba na huling, ano, matukit ako? Okay lang ba? So, merong parot. Yung parot na to, talagang, ano to eh. To, alam mo yung parot? Ano kayo tukulay ang lato eh? No? Yung parot kasi, gusto ng bata. So, yung bata, punta sa bilihan ng parot. Siyempre, sa bilihan ng parot. Magkano yung parot nyo? 5,000. Murang-mura. Bili mo na. Matututong magsalita. Siyempre, parot, tuturuan mo muna magsalita. Tama ba? So, umuwi siya ng bahay. Pagkalipas na isang araw, hindi pa rin nagsasalita yung parot. Tapos bumalik siya. Yung parot na pinili ko sa'yo, ba't hindi nagsasalita? Eh, bakit? Binili mo ba siya ng little ball niya? Pagkano ba yung little ball? 500. Tumubayad siya, little ball. Sige, pabili nga niya yung maliit na bola na yan. So, nandiyan yung little ball niya. So, bumalik siya kinabukasan, yung parot, di pa rin nagsasalita. Eh, bakit? Binigyan mo ba siya ng little mirror niya? Kasi gusto niya, tumitingin siya sa mirror everyday para magsalita siya. Magkano ba yung little mirror niya? 500. Sige na, bigyan mo lang ako dyan. Kinabukasan, di pa rin nagsalita. Ayaw talaga magsalita ng parot. Hindi talaga daw nagsasalita eh. Bakit? Nabili mo na ba siya nung little ladder niya? Bakit lang ako may ladder para... Magkano ba yan? Pa'y parin, nauutong muna ako eh. Hindi pa rin sasalita. Sabi, hindi pa rin sasalita. Sabi niya, hindi pa rin sasalita, pabalik mo na ito. Hindi. Nabili mo na ba yung little bell niya? Kasi gusto niya may bell eh. Grabe naman. Sige na nga, bigyan mo na nga yung bell niya. So, after 1 week, bumalik ulit siya. Yung parot, di pa nagsasalita, patay na! Sabi, ha? Hindi nagsalita. Namatay na. Pero nagsalita naman pala, kahit konti.
ginawa niya? Nag-swing siya doon sa little swing niya, nilaro niya yung bola niya, tumingin siya sa mirror niya, umatret siya sa hagdanan niya, tapos biglang nahulog, muna yung paa. And, ito yung sinabi niya. Sabi nung parot, hindi ka ba binentahan ng birdseed? So, ibig sabihin, tayo kasi, palagi tayo naka tingin sa mga details. Nakakalimutan na natin yung essentials. Palagi tayo nakatingin na pay-in kailangan, meron kagad tayong check dapat, meron sa, kailangan sumali sa atin, meron kagad benta. Pero ang palagi natin nakakalimutan is yung pinaka-essential. Ano yung pinaka-essential? The essential in network marketing is in your heads. Nasa utak natin. So ito yung training. Palapakan natin mga sa. May natutunan ba? Yes! Okay. Isang kwento bago tayo magwaliwalay. Okay ba? Okay. Si Nena. Si Nena kasi, napakaganda ni Nena. Okay? Si Nena, sobrang ganda. Meron siyang tagaligaw. Yung tagaligaw niya, sobrang sweet. Nagpapadala ng letter. Pero yung letter na yun, merong singing mailman. Alam niyo yun? Yung imbis na ibibigay yung letter sa'yo, kakantayin niya. Parang ganun. Ibigay niya. Di ako bulero katulad ng ibang tao. Ang totoo bang nandyan ka, medyo nabubulol pa nga ako. Di sweet na sweet siya, no? Ang sweet niya naman. Ano ba? Para sa'yo, ako'y magbabago ka. Sweet talaga nito, ha? Sabi nung singing mailman. Ma'am, meron ka na naman. After 1 week, meron. Every weekend, papadali. So after 1 week, meron na naman siyang letter. Sabi, ma'am, may letter ka naman, ma'am Nena. Galing sa, ano mo, naliligaw sa'yo. Sige, sige, excited na ako. Pakibasa mo naman. Ano, ma'am Nena, hindi po pwedeng basahin. Hindi na, sige na, basahin mo na. Hindi po talaga pwedeng basahin eh. Kulit mo naman. Sige, hindi kita bibigyan ng tip pag di mo binasa. Gusto niyo po ba talagang basahin ko? Kantahin ko po. Oo, oh, kantahin ko katulad ng ginagawa mo. Sige, kayo po bahala ah. Sige. Nena! Patayin ang nanay mo! Sunog pang bahay mo! Papa! So, anong lesson na? Ha? Minsan huwag ka makulit. Minsan tuturo si upline eh. Kung anong tama eh. Huwag mong kontray na kontray. Tama ba? So, palapakan natin bawat isa. Ito ko lang ba? Yes! Okay, so bukas si Brother Ronnie ang magte-train dito. So thank you very much sa inyo lahat. Palapakan natin bawat sa. And I declare lahat ng mga matan dito, 1 year, 2 years from now, kayo na yung mga kasama sa top 20 na kayo. Boom!